mga agencies. Pati yung DMW, wala din po silang magawa kasi ang nagbigay po ng instruction ay yung gobyerno po ng Kuwait. And then... mga 200 na naapektuhan, pati na rin yung na-offload. These are first-time workers doon sa Kuwait. First time sa Kuwait, and also, eto din po yung mga ex-abroad na lumipat ng ibang employer sa Kuwait. Oo. So, anong mangyayari sa kanila? Ngayong naipit na nga sila. Oo. At the moment, wala po kaming magawa ng mga agencies. Pati yung DMW, wala din po silang magawa kasi ang nagbigay po ng instruction ay yung gobyerno po ng Kuwait. And then, ang pinagtatakan lang po namin, dahil kasi ang reason na sinabi, based dun sa pronouncement po ng ating DFW, ay merong hindi nasunod ang Philippine government. Mm-mm. May violation daw. May violation dun sa bilateral agreement. Go ahead. Oo. Hindi namin sa ngayon po may mga 500 wards dun po sa ating bahay Kalinga sa Kuwait. Sila po ang pinakamarami talaga maraming mga distressed workers na nasa bahay Kalinga. 500 po yun. So basically... Yeah, sorry. Yes. Sorry to cut you there, Raquel. But basically, you're saying you don't understand where this violation came from when it's a fact that the Kalinga ward, or at least the shelter that we have there, is filled, which only points to them committing violations and not on the side of the Philippine government. Ganun pa. Right po. Kung meron man tayong violation, dapat humasabi sa atin kung ano yung violation. Just like tayo po bago tayo may nangyari eh. So dito wala po kaming alam na may nangyari. So kahit dun sa mga members nyo or affiliates niyo dun sa Kuwait mismo, they were caught blindsided at hindi nila alam kung saan ang galing tong desisyon na ito. Right. Sila din po kasi kahit sila may mga visa itong mga workers eh. So may tickets. Ay, ang tickets po ay nanggagaling po sa mga employers. Pinapadala po sa amin. So kahit sila, hindi rin nila alam. And because we're talking about skilled workers here, ano naman din kaya ang mangyayari doon sa mga employer nila na hinihintay ang kanilang pagdating? Yun po, yung malaki yung dagot yun. Kasi ang laki po ng nagastos na ng mga employers. Kasama na po yung mga may, lalo na yung may mga tickets na. Kasi ang mahal po ng tickets eh. So sila po ang nag-shoulder noon. So ngayon, ang mangyayari noon, pagka sinabing i-lift na, they have to buy another ticket. Ganun po ang mangyayari. At pati yung trabaho ay maapektuhan din po.